behind closed doors, I'm a fool for your love. Good day sa inyo mga sir. So panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So ngayon, since na install na natin yung GRP Swing Arm na prototype plus 2, slotted po siya mga sir. Gusto ko lang ma-share ninyo kung anong na-experience ko sa GRP Swing Arm natin, especially sa mga bibili nito. Kasi marami nagsasabi na okay ba siya sa pang long ride, okay ba siya sa may angkas, okay ba siya sa pang delayos, okay ba siya sa may lubak na daan. Tapos meron ding ibang nagsasabi na pang motor show lang daw at drag race. So ayan, pag-uusapan natin yan mga sir. So ito po yung GRP swing arm ko na slotted mga sir. So binili ko ito sa halagang 4,875 kasama na shipping fee mga sir. Totally 4,785 yung price nito. Tapos nakapag-discount tayo ng butcher kaya naging 4,785 na lang. Totally mga sir, 300 plus kasi yung shipping fee nito mga sir. Kasi nga mahaba siya, tapos galing pa siya sa Manila to Visayas, tapos napapansin niyo ito mga sir, ang malaking bolt na ito sir. Ito. Lapit mo. So ito. So napapansin niyo ito mga sir. So malaki na yung bolt niya dito kasi hindi na put ito yung original na bolt ng GRP. Pagdating ito may defect yung chain adjuster niya dito sa loob, dito sa right niya. Kaya kung bibili ka ng GRP swing arm mga sir, siguraduhin ninyo i-check yung item before siya ma-ship out. Para di kayong magaya sa akin, yung ginawa ko na lang ito mga sir, pina-retrade ko na sa shop kasi wala na akong mahanap na may nagbibinta na GRP chain adjuster. Bala ko sana bumili kaso sabi ng ibang seller wala daw nang bibinta ng GRP chain adjuster sa ngayon. Kaya nahirapan ako sa paghanap nito kaya pina-retrade ko na lang ito. Tapos din dito sa kabila din, doon sa kabila para mapantay yung bolts na adjuster ko. So yan lang mga sir. So bali dito na tayo sa slotted. So ito po siya yung slotted niya mga sir. So yung slotted na swing arm, dalawa po yung lalagyan ng shock natin sa harap at sa likod. Tapos based on my experience dito sa slotted, lumalower yung motor mo ng konti unlike po sa na slotted na swing arm. So ito po yun, kita mo yan yung ito po siya mga sir. Hindi makita. Yan po. So dito naman tayo kung okay ba siya gamitin sa pang delayos. Para sa akin mga sir, okay naman siya gamitin pang delayos kapag wala kang angkas mga sir. Comfortable ako dyan. So either sa long ride, pero kung may angkas ka, iwan ko na lang kung magsusurvive siya. Pero depende naman yan. Depende naman yan sa kabigatan ng angkas niya mga sir. Kalagi ko itong chinecheck kung may bingkog na ba. Tapos bali 8 months pa lang yung GRP natin mga sir. Na-try ko na din po sa long ride. Nung pumunta ko sa city, north side, dito sa Cebu lang. Tapos marami pa akong dinaanan na lulubak na karsada. So hanggang ngayon naman, what? Goods naman siya mga sir. Tapos wala naman akong nakikita sa group na mayroong GRP swing arm na nabingkong or naputol dahil sa kabigatan or except po sa disgrasya. So nasa pag-alaga lang ninyo yan mga sir. Tapos yung GRP swing arm lighting natin medyo maliit siya based sa experience ko compared doon sa ating stock na swing arm. Pero konti lang naman yung diferensya niya mga sir. So ayan, kung gusto nyo ng matibay na swing arm na pang delayos siya kahit may angkas ka pa, tapos hanap mo ay GRP brand niya, so I suggest go ka na sa GRP version 1. Non-slotted po siya, makapal pa siya compare sa stock ng Raider 150 na swing arm mga sirs. Yun nga lang mga sir, same lang yung design niya sa stock ng Raider 150 natin. Alloy po siya, so hindi po siya lighting dito. Wala po siyang butas-butas dito mga sir. Ito, wala po siyang butas-butas. So napapansin niyo, so sa atin meron siyang butas-butas no kasi prototype siya, lighten po siya ganyan. Pero sa
pagka alam ko mga sir, yung version 1 na JRP, konti na lang yung nag-sale nito. Kasi nag-try ako ng kumanap ng version 1 na JRP, wala akong makita kahit sa Shopee, Lazada at Facebook. Sabi ng mga seller, wala na yung version 1 na JRP. Sayang, matibay pa naman yun. Yun sanang bilhin ko mga sir, tapos pahirapan talaga yung version 1 na JRP. So, ayun mga sir, so karamihan kasi nagsisale ng JRP swing arm, slotted po siya, ganito yung design niya, prototype siya. Ito yung karamihan na nagsisale ng mga sealer. So ayan lang sir, so gusto ko lang yung ma-share sa inyo kung especially po sa mga gustong bumili ng JRP natin na prototype, slotted po siya, so okay naman siya gamitin. So nasa inyo na lang yan kung paano nyo alagaan yung swing arm nyo. Sa akin, pinaangkas ko to palagi sa OBR ko, naangkas yun. So iwas na lang kayo sa may lubak mga sir. So itong JRP natin na prototype na plus 2 slotted, matibay naman siya mga sir. So basta JRP brand mga sir, matibay talaga yan mga sir. Tapos yung sinabi ko kanina mga sir, yung bolt nito na malaki na, so hindi na yung original na bolt niya sa JRP. Kasi nga mga sir, yung dumating itong yung JRP swing arm ko, sabi ng mekanik ko, ni James, yung mekaniko ko, na sabi niya, yung isang adjuster dito, ito siya, napapansin nyo, so loose thread daw, sabi niya. So wala na akong choice mga sir, kaya pina-retread ko na lang, kaya nakaganito yung bolt niya, lumaki na siya kunti. So tapos dito din sa kabila, pina-retread ko na lang para pantay siya, para pantay yung bolt niya at saka sa, so nasa pag-aruga na lang ninyo yan mga sir, sa pag-alaga ninyo kung paano nyo i-handle yung swing arm nyo. So lahat naman swing arm matibay naman mga sir. Depende lang yan sa pag-alaga ninyo. So wala na akong masasabi dito mga sir. So goods talaga siya yung kapag JRP, maangas talaga siya tignan kapag JRP prototype na Lightning, maangas siya tignan. So ayan lang mga sir, so see you in my next vlog.